karawang nakikita nyo sa tabi ko ay ang Manila Bay na alam ng buong mundo. Manila ang sentro ng Pilipinas. Kaya nakatatak na sa mata ng marami ang madumi at walang buhay na lugar na ito. Tulad nyo, wala akong nakikitang maganda kundi ang kahirapan at panganib. Saan nagtatago ang magandang imahe ng Manila Bay? Para sagutin ang tanong na yan, kailangang isang tabi ko muna ang pagiging ignorante at dalihin ko ang sarili na may tapang at lakas ng loob para patunayan na hindi pa huli ang lahat. At ang nadiskubre ko ay ito. 50% ng namumuhay dito ay mahirap at walang trabaho. Ito, ito, at ito. Ang normal niyong nakikita sa araw-araw. Kahit ang impormasyon sa internet ay problema din. Ayoko na mag-internet. Ang bagal. Alam kong alam nyo na na 100% na ang balita sa Manila Bay. Pero ang isang bagay na hindi nyo pa nalalaman ay ito. Ang administrasyon ni Pangulong Duterte ang may lakas para mabago ang bagay na ito. Inaprobahan ni President Duterte ang 7 taong plano ng DENR para ayusin ang Manila Bay. Kasabay nito, bumaba ang korupsyon, tumaas ang pagkapantay-pantay ng lahat. Droga ang inunang tinugis ni President Duterte. Mahigit 100,000 ang nahuli at 1,000,000 ang nasabat na pagawaan ng bawal na gamot at nabawasan ng 28.57 ang krimen sa Pilipinas. Ang pinakamahaba at madugong bakbakan sa Marawi laban sa ISIS matapos ang World War II ay natapos na. Magmag kayo ng 30 seconds! Teka, parang malayo na tayo sa Manila Bay. Let's go! Nagtulong-tulong ang mahigit 5,000 mamamayan at trabahador ng gobyerno para linisin ang Manila's Baywalk. At pinalakpakan tayo ng buong mundo. Eto na siya ngayon. Ang palagi nating naaalala, sinusuportahan at ipinagmamalaki ay hindi ang numero na kailangan palaging bilangin, kundi ang tao sa Manila at sa loob ng buong Pilipinas. Boss, kamusta naman Manila Bay ngayon? Ito, medyo ayos, okay na rin. Konting panahon na lang para malinis. Maraming volunteer. Okay. Tama, Api. Thank you. Kasi na rin ako sa nag-volunteer. Okay. Thank you, boss. Milyong-milyong tao ang gustong magkaroon ng buhay ng tulad sa'yo. Hindi sila mapanganib o nakakatakot. Gusto lang nilang magkaroon ng buhay ng katulad ng sa'yo. Anong gusto mo paglaki? Gusto ko magkatapos na pag-aral. Pilipinas na siguro ang isa sa pinakamaraming problema. Ang totoo lang, napakalayo pa ng ating lalakbayin. Pero ang bagay na pinakamaganda, it is improving. Welcome to the Philippines! Kaya importante ang video na ito. Sana sa susunod, hindi ang nakaraan ang iyong tinitingnan, kundi ang future.